Magsitayo po ang lahat. Fatima, kami dumudulog sa iyong awat alindog na pakakukupkop. Ituro mo inang mahal, matuwid na daan. Lagi kaming darasal ng rosaryo mong mahal. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ginugunitaan natin ngayon ang mahal na Birhen ng Fatima. Nagpakita sa tatlong bata sa Portugal. At ang panawagan ay siyang pagpapaalala ng mga salita ng kanyang anak sa ating mabuting balita ngayon. Ang pagbabalik loob, pagbabago ng ating mga pamamaraan at pagpapakabuti sa ngalan at sa paggunita sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon ng naming Hesukristo. Alang-alang kay Mariyang Birheng Ina ng Diyos, ipagkaloob mong makamtan namin ang galak ng buhay na di matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra at may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hudiya at ng isang Griego. Pinatuyayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya't tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asia. Pagdating sa hangganan ng Mysia, ibig sana nilang pumasok
sa Bitinia. Subalit, hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagtas sila ng Misya at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia, nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak kami agad sapagkat natanto naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy pupurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Magsitayo na po ang lahat. O Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia. Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit na kalaan upang kay Kristo pumisan. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito. Ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po. Pinakikinggan ba natin ang mga salita ng ating poong Jesus Nazareno? Yung atin pong mabuting balita ay isang panawagan.
Ito ay unang-una pinakikilala sa atin ng ating pong Jesus Nazareno na bilang mga naniniwala sa Kanya, tayo ay may natatanging landas sa buhay. At ang landas na ito, na ang hantungan ay pakikipagkaisa sa Diyos, pakikiisa sa Ama, ay hindi kawangis ng pamamaraan ng sanlibutan. Pero ano po ang ibig sabihin nito? Siguro kailangan maging malinaw muna na kapag sinabi na ating pong Jesus Nazareno yung sanlibutan, hindi naman ibig sabihin nito na masama ang lahat. Maraming mga bagay sa mundo ay kailangan natin. Wag na tayong magpanggap. Pera, kailangan yan. Para bayaran ng tubig, kuryente, lahat ng bayarin. Trabaho, kailangan yan. Mga bagay sa mundo, kailangan yan. Mga pangunahin nating pangangailangan, kailangan yan. At mabuti ang mga yan. Pero pag sinabi ng ating pong Jesus Nazareno na iba ang landas ng Kristiyano sa landas ng sanlibutan, ano ang tinutukoy niya dito? Dahil ang mundo, kapag nawala ang pananaw nito sa susunod na buhay, ang nagiging direksyon natin, nandito na lang tayo. Hindi na din natin iisipin ang ibang tao, sarili na lang natin ang ating iisipin. Nalilimutan natin ang katotohanan ng lahat ay nanggagaling sa Diyos. Kaya kakamkamin, kukunin natin lahat ng sa tingin natin ay para sa atin. At minsan yung mga hindi naman kailangan, iisipin natin, kailangan natin. Paloob ang pamamaraan ng sanlibutan. At kung tutuusin, ganun din yung kumbaga kinokontra ng ating pong Jesus Nazareno sa kanyang panahon. Yung mga Pariseo, yung mga itinatawag at tinuturing nilang mga sarili nilang mga banal, pero ang kanilang pagpapakabanal ay pagsunod lang sa batas. Ang kanilang pagpapakabanal ay para lang makilala ng iba, maitaas ang sarili sa iba. Pinaalalahanan ng ating pong Jesus Nazareno na ang tunay na pagsunod sa batas ng Diyos ay pag-ibig at pakikipagkapwa. Na ang tunay na papuri ay natatanggap hindi sa pagpapataas ng sarili, kundi pagsisilbi at pagpapakumbaba. Pinapaalalahanan ng ating pong Jesus Nazareno na ito, na may landas tayo, na taliwas sa landas ng mundong ito na naiipit sa kanyang sarili. Kumikitid ang pananaw. Kaya naman, paalala niya, makinig kayo sa akin. At kung anuman ang natanggap ninyo, isabuhay ninyo, ipangaral ninyo. Minsan kasi, masakit ang katotohanan kaya ayaw tayong tanggapin ng mga tao. Minsan mahirap ding ipamuhay at isabuhay ang katotohanan dahil ibig sabihin marami tayong kailangan baguhin sa ating mga sarili. Subalit sa ating pagkapit sa ating poong Jesus Nazareno, lahat ng iyan posible. At yan ay mga paraang nakapananatili tayong malapit sa Kanya. Kabutihan, pagpapakumbaba, ang pananaw lagi sa kaganapan ng buhay, hindi lang sa buhay na ito. Ginugunita din po natin ngayon ang mahal na Birhen ng Fatima. Nagpakita sa tatlong batang Portuges, sina Lucia, Francisco, Jacinta. Sa mga panahong magulo ang mundo, sa mga panahong bagamat may mga yumayaman na pag-iiwanan ng mga mahihirap at payak,
sa mga panahong dahil akala ng mga bansa kaya na nila magsulo at ipakitang sila ang pinakamakapangyarihan, no? At nalalapit na ang gyera. Nagpakita ang ating mahal na ina, nagpaalala na ang siyang pinakamahalaga ay ang mamuhay ng isang pamamaraang banal sa pamamagitan ng pagbabalik loob. At iyon din ang mensahe ng ating mahal na ina sa atin. Iyon din ang mensahe ng kanyang anak, ang ating mahal na poong Hesus Nazareno sa atin. Patungo na ba tayo sa daan ng pagbabalik loob? Nang sa gayon ay mabalik tayo sa landas na inihanda sa atin ng ating poong Hesus Nazareno. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ng biyaya ng araw-araw na kabanalan at pagbabalik loob. Na sa bawat sandali ng ating buhay, ang pagsunod sa ating mahal na poon ng ating iniisip. Na sa bawat matanggap natin, sa bawat biyaya, maibahagi. Sa bawat material na bagay, sa bawat mabuting bagay na ating natatanggap, maalala natin na hindi lang ito para sa atin. At kung may mga maling pamamaraan tayong nagiging malay tayo, simulan na rin ang pagbabalik loob. Dahil naniniwala tayo na sa pagsisimula, na sa pagpapakabanal, ay lalo tayong napalalapit sa ating mahal na poon, lalo tayong tumutugon sa panawagan ng mahal na ina. Mahal na Birhen ng Fatima, ipanalangin mo po kami. Magsitayo na po ang lahat. Inihandog sa atin ng Diyos ang kapayapaan ng pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesus, ang anak ni Maria. Ipanalangin natin na manatili sa atin ang kapayapaan. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, sa ilalim ng pagtangkilik ng Birhen ng Fatima, naway higit na mailapit ang bayan ng Diyos kay Kristo at sa isa't isa. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng buong mundo, naway patnubaya ni Maria, ang Birhen ng Fatima, sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan ang mga bansa. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyanong pamayanan, naway magsikap na makamit ang kapayapaan ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa sa mga espiritual o pisikal na kahinaan, naway kahabagan ni Maria, manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Tayo, naway lukuban ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang makita sa ating mundo ang handog ng kapayapaan, manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ng ating mga panalangin, gayon din ng mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners, health workers, lahat ng nagsisilbi sa ating bayan at pamayanan na sa kanilang tapat na paglilingkod ay ipinakikita na ang kaganapan ng buhay ay hindi lamang naririto kundi sa pagtugon sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ama, nalalaman namin na nagmumula sa iyo ang lahat ng mabubuting bagay. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ni Maria. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
ay nanagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito. Inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hintayin pagpapala na aming hiling. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ngayong ang mahal na Birhe ginugunita, kami humihiling na kami ay matulungan nawa ng iyong nagkatawang taong anak na naghain ng sarili sa krus na dambana at ngayon nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
hail, Mary, full of grace. The Lord is with you, and blessed are you. Blessed are you among women, Maria, Ave Maria. Who is simple and fair in loving God? You're the woman, Mary's your name. Hail Mary, full of grace. The Lord is with you, and blessed are you. Blessed are you among women, Maria, Ave Maria, Ave to the eve of our redemption. Ave to the name of Mary. Hail Mary, full of grace. The Lord is with you, and blessed are you. Blessed are you among women. Maria, Ave Maria. Who is simple and fair in loving God? You're the woman, Mary is your name. Hail Mary, full of grace. The Lord is with you, and blessed are you. Blessed are you among women, Maria, Ave Maria. Ave to the eve of our redemption. Ave to the name of Mary. Hail Mary, full of grace. The Lord is with you, and blessed are you. Blessed are you amongst women, Maria, Ave Maria. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante
sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo ang aming kalooban, ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay. Ang pinaninindigan naming Diyos na totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan ay siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay, sa bisa ng kanyang nagliligtas na pakikinabang sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalala lamang po na kapag tayo'y nasa loob at paligid ng simbahan, no, kahit po'y dineklara ng patapos na ang pandemya, ay tumataas pa rin po yung mga kaso, hindi natin alam, baka mamaya may mahawa sa atin at magkaroon pa rin ng mga malalalang epekto, yung mga may edad na po at may comorbidity, no? Pero sa lahat po, ay kinakailangang maayos ang pagsuot ng ating face mask, siguraduhin natatakpan ng ilong at bibig, hindi tinatanggal kung hindi naman po kailangan, no? At patuloy po nating ingatan ang ating mga sarili, pabago-bago na ang ating panahon ngayon, araw sa umaga, uulan sa hapon. So sana po, yung ating mga pamaypay, tubigan, payong ay lagi nating daladala. Lalong-lalo na kung tayo tutungo sa simbahan sa mga araw ng Biyernes at Linggo, kung saan matao po at marami tayong nangyayari sa paligid, no? Hindi lang sa loob ng simbahan. Ingatan po natin ang ating mga sarili bilang bahagi ng pagmamalasakit sa ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba kanamin, pinipintuho kanamin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay
sa gisag ng aming kalig. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.